What's up mga papi? Automotive content na naman tayo for today's video. Ipapakita ko sa inyo kung paano maglinis ng throttle body at kung paano magpalit ng drive belt para sa isang Toyota Wigo. Pero bago tayo mag-umpisa, ipakita ko muna sa inyo yung B-roll. Let's go! Umpisahan natin sa pagtanggal ng air intake extension para ma-access ang throttle body. Gamit ang pliers, kailangan natin luwagan yung tatlong metal retainer clips na nag-hold sa air filter cover at vacuum line na nakakonect sa engine. Inumpisahan kong i-disconnect yung vacuum line, tapos saka ko dinisconnect yung air filter cover. After matanggal yung air filter cover, hinugot ko na yung air duct na nakakonect sa throttle body. Ngayon, may access na tayo sa tatlong nuts na nag-hold sa throttle body. At gamit ang 10mm socket na may extension na nakakonect sa ratchet, luwagan at tanggalin natin yung tatlong nuts ng throttle body. Ngayon, meron na tayong access sa harap at likod ng throttle body at pwede na nating linisin. Gamit ang malinis na basahan, punasan nyo lang ang loob ng throttle body. At para bumukas yung gate ng throttle body, meron akong assistant na nakaapak sa gas habang naka-ignition on yung susi. Take note lang mga papi na hindi ko na dinisconnect yung connection socket dito para mag-open yung gate ng throttle body pag tinapakan yung gas pedal. At pagtapos na kayo maglinis, pwede nyo na ibalik yung throttle body. At take note ulit mga papi, ingatan ninyo na huwag matulak yung gate or butterfly ng throttle body kasi nakakalibrate yung motor niya. At siya yung responsible sa idling at revving ng engine ninyo. Sa paghigpit naman ng nuts, quarter turn lang pag di na maikot ng kamay yung nut. Ngayon, ibabalik na yung mga tinanggal. Unahin natin yung air duct. Tapos, i-connect na natin yung vacuum line. At ngayon, ibalik na din natin yung air filter cover. Sa pagbabalik pala nitong mga to, meron niyang guide. I-align nyo lang at hindi naman na kayo malilito dito. Ngayon na naibalik na natin ang lahat, gamit ulit yung pliers. Ibalik lang natin yung positions ng mga metal retainer clips para secured yung mga connection at walang leak sa pagpasok ng hangin. At ngayon naman, i-start natin yung engine para ma-check yung idle niya at ma-check na din natin kung may iilaw na notification sa dashboard. After nun, proceed tayo dito sa may alternator para naman sa drive belt. Una, gamit ang 12mm socket, luwagan lang natin itong nut na nag-hold sa ilalim ng alternator. Medyo mahirap yung location niya, pero need natin luwagan to para mag-slide yung position ng alternator. Dito naman sa taas, luwagan lang natin itong napakahigpit na 14mm nut na to. Gumamit ako dito ng 14mm socket at 1/2 inch drive na power handle. At gamit ang 12mm socket ulit dito sa may likod ng bumper, luwagan natin yung nut na responsible para sa tilting ng alternator. Luwagan nyo siya all the way kasi ito din yung nagbibigay ng tension para sa drive belt. And once na naluwagan nyo na siya, i-push nyo lang yung alternator pa ilalim and finally pwede nyo na mahugot yung drive belt.
Dito, yung lumang belt niya, para sa 80,000 kilometers, meron na siyang mga bungi sa groove na pwedeng nagkakos ng belt slippage sa mga pulley. Ito naman yung bagong belt niya. Post nyo na lang para sa part number. Bago ninyo i-install, i-check nyo muna kung meron damage, lalo na yung groove ng belt. Sa pag-i-install naman nito, i-ensure nyo lang na naka-align yung groove ng mga pulley sa groove ng belt. I-position nyo lang siya kung paano yung position ng lumang belt. At pag nailagay nyo na ng tama yung belt, higpitan nyo na yung tension sa pag-ikot ng 12mm nut na alternator malapit sa likod ng bumper. And once okay na, huwag nyo kalimutan na higpitan yung 14mm nut sa ibabaw ng alternator at yung 12mm nut sa ilalim ng alternator. Pag naman pin-under nyo yung makina, i-check nyo yung alignment ng belt kung na-wiggle. I-check nyo na din yung ikot ng belt kapag naka-on yung aircon. At dito naman sa ginawa natin, okay naman yung ikot ng belt at mga pulley at hindi siya nag-wiggle kahit naka-on yung compressor ng aircon. Kaya ayan mga papi, okay na tayo sa throttle body cleaning at drive belt replacement ng Toyota Wiggo. May mga extra maintenance items din tayong ginawa. Kagaya ng nakikita nyo, nagpalit tayo ng coolant, dinrain natin, nagflush tayo, at syempre nagpalit tayo ng fresh new coolant. Part din ng maintenance item, yung pagdrain ng automatic transmission fluid. At syempre, naglagay tayo ng bagong transmission fluid. Included din yung pag-change oil. Nag-drain tayo ng engine oil at nagtanggal tayo at nagpalit ng bagong engine oil filter. At syempre, nag-fill tayo ng fully synthetic engine oil. At kung gusto nyo makita yung detailed procedure ng mga maintenance items na yon, stay tuned lang kayo sa YouTube channel natin mga papi. Kaya like, share, and subscribe na mga papi. This is Optimum PH signing out. Let's go!